Hi guys! So, kamusta kayo? Today is April 15 and I think it's already 2 PM. Tanghali na. Sobrang init nga eh. So, I'm just getting ready. Getting ready. Paano? Pupunta kasi ako sa barangay. Wala akong makeup. Actually, ano lang ako sa bibig. Tint. By the way, barangay Sangandaan kami. Pupunta ako sa barangay para i-check yung SAC. Kung qualified ba ako. Kung may form na pwedeng fill upan para maging eligible ako sa pagtanggap noon ng tulong galing sa government. And, ayun. Also, ipa-follow up ko na rin yung ayuda namin kasi nakita ko sa Facebook group ng barangay namin sa Sangandaan na third wave na daw yung pinamimigay na ayuda. And kami, so far, isa pa lang nare-receive namin. Sasama ko kayo sa pagpunta ko sa barangay and let's see kung may mapapala ba ako or wala. Maglalakad lang ako papuntang barangay. So, ang init ngayon. Magtatali ako ng buhok. Tapos, susutin ko tong face mask. Ganyan. So, ganyan itsura ko. I'll see you later. Opo. Hello. Mag-inquire lang po doon sa SAC. SAC. Ah, yung SAC ito? Ah. Ano yan? Hindi ba meron pong tulog sa inyo? Ah. Pupunta po yun, nagaano sa inyo, sa tulog ng survey. May purok? Oo. Katulad ko. Ah, katulad nyo? Uh-huh. Wala pa kaming nag-ano sa amin eh. Sa street. Si ate Pina. Pina. Rufina. Rufina? Oo. Pina? Yung pangalan. Rufina. Oo, Rufina. May edad na yung si ate Pina. Kailangan siya ang hindi pwede dito. Hindi. Kasi kami ang nagpupunta doon nabigyan na kayo ng RBI. Tapos nas natanong niya na kayo. Wala pa nga kahit ano eh. Actually yung sa nga din yung yung ayuda. Di ba nang last nabigyan kayo? No, isang beses pa lang. Wala pang pangalawa o pangatlo. Kasi nakita ko doon sa parang Facebook, Barangay Sangandaan na group. Sabi meron na daw pangatlong wave. Yeah, may third wave. O yun, wala pa kami. Kahit pangalawa, wala pa rin. Hindi, yung una, meron kayong take-up yung pute, di ba? Yung plastic, sumunod yung red. Ay, oo. Yung ganong galing kayo ngayon. Ano po nagbigay ng mga plastic? Baka hindi kami nabigyan, kasi... Tapos, yung susunod yun na mas marami, yung third day. Wala pa kami second, first pa lang. Basta, dali. Ayun, ako na. Ayun, sa kay ate. Ina-assist ko ko ni ate. Ito? Ano mag-guide? Siya lang yung mag-guide. May una. Yung pangalawa yung wala pa. Pero kayo lang po hindi nabigyan. Yung iba po nabigyan. Opo. Yung pasulat po ng pangalan mo, address, tapos pangalan niyo po. Pangalan. Pero yung kay Kapitana po, yung 2 kilong bigas. Yung una po? Oo. Nabigyan naman po kami. Yung pangalawa po? Pangalawa po, wala tsaka pangatlo. Pero yung mga kapitbahay nyo? Nabigyan po nung pangalawa. Yung po, ilang kilo po yung bigas, ma'am? Yung sa kapitbahay? Opo. Hindi ko natanong. Basta yung pangalawa po. Oo. Parang sinabihan lang kami na akala daw nila nabigyan kami kasi may kumakatok daw sa bahay. Pero siguro hindi namin narinig. Alfajora. Oo. Alfajora. Ano yun? Sila na lang pupunta sa bahay? Baka po, mami. Sila kasi ang nag-distribute. Oo. Mamaya po, pagdating po ng mga nag-distribute, ano po ito sa kanila? Sige. Dali na lang po sa bahay niyo sa medical. Si Kate pala siya. Tinignan ko yung buhok eh. Ay, buhok din. Sa buhok ko nakilala. Ngayon kaya yan or bukas? Baka magpo mamaya. Mamaya. Baka na lang namin. Sige. Sige po. Thank you. Sige po. Thank you.
nandito kami ngayon sa bahay. Katatapos lang namin mag-film, ito yung usual na ginagawa namin. Actually, may schedule pala. Every 2 days, nagsushoot kami ng vlogs. Tapos nag-e-edit. Yun yung bago namin pinagkakabalahan ngayon. So, we did learn a new thing. New thing ba yun? Hindi ko alam. Pero hindi kasi namin usual na ginagawa yun before nung hindi pa naka-quarantine. Well, anyway, just an update. It's already 9:51 PM. Ayun, kanina kasi galing akong barangay. Tapos sabi nila, yung relief goods o yung goods o kung man tawag doon, dadali na lang daw dito ng mga around 4 or 5 or basta hapon. And wala namang dumating. So, nga, diba? Hindi ko ba alam. Mahirap magsalita. Lalo na sa mga freelancers na katulad namin ni Josh. Hindi naman kami, alam mo yun, araw-araw kumikita. Ang hirap ba? Mayiyak ako. Hindi, pero yun nga. Actually, tuwatawa lang ako ngayon. Well, alam mo yun, we're trying to be strong sa nangyayari. Kahit na parang nakatakot na isipin nyo yun, ganun na to katagal na nangyayari. Wala kaming trabaho, wala kaming source of income na pumapasok. Lahat ng ano, palabas, lahat ng pera palabas. Sorry, wala na talaga akong pera. Yun. Wala na talaga akong pera. Hindi na namin alam saan kukuha ng pera. Hindi ko na alam, alam mo yun. Tapos kanina, nag-inquire ako sa barangay about doon sa SAC. Ayan, umulan pa. Nakisama sa akin yung weather eh. Ano, parang kino yung taong yun, saan ko hanapin yun dito? Social distancing, diba? Alam naman magkakatok ako sa bahay or kanino ko magtatanong kung sino yung taong yun dito. Paano niya ako marireach? Hindi ko alam. Ang hirap. O kung may tao na naka-assign na magpapapirma o magdi-distribute ng forms para makakuha ka ng mga ganitong benepisyo galing sa gobyerno, paano nila malalaman? Paano ka nila lalapitan? At masasabi nilang eligible ka? So, paano ko siya hanapin? Ang gulo. Itong video na to, puro hindi ko alam. Isang malaking question mark. Hindi ko na alam kung anong mangyayari. Siguro kung titingnan nyo, siguro isipin nyo, parang medyo may kaya naman kasi may gamit kami dito. Yan, computer niya. O, oh, yayamanin, diba? Kaya sa totoo lang, wala na kaming pera. Seryoso. Meron sigurong natabi, pero oras na naningil na yung meral ko, sabi kasi, last month hindi siya naningil, pero ngayong buwan na to, maniningil na daw. Let's see. Ang kuryente namin, isingnan natin kung magkano abutin. Yung credit card, yung mga pinamili, puro pagkain. Parang katulad nung nakaraan. Kanina nag-grocery si Daddy, siya yung usual na lumalabas para bumili ng mga stuff na kailangan grocery. Kanina lang, lumabas siya, na yung nagastos niya. And doon na yon, wala pang karne. Last week, nag-grocery din sila ni Daddy. Umabot yung grocery na 1,000. Pero actually, may pagkain pa naman kami sa fridge. Meron din kami mga nakastock na delata na hindi galing sa gobyerno o sa barangay. May nakastock, oo. Maswerte pa rin kami may nakastock. Kaso problema, paano namin babayaran, diba? Kasi card kasi yung ginamit doon. So eventually, sisingilin pa rin kami noon, diba? Hindi naman yun libre. Hindi naman siya pinamigay, diba? So kailangan pa rin namin yung bayaran eventually. And hindi ko alam kung kailan yung eventually na yun, diba? So hindi ko alam kung para sa tong vlog na to. Pero gusto ko lang i-share talaga yung nangyayari ngayon. Everything na nangyayari ngayon is so depressing. Pero we try to maging positive about it. Na okay, at least sama-sama kayo. At least kasama ko yung baby ko, si Jessie. Family ko, kasama ko ngayon. Hindi pa naman kami talagang sobrang hirap na mahirap pa sa daga or something. Pero ayoko naman dumating yung point na yon na parang hindi mo na alam kung anong kakainin mo, saan ka bibili ng pagkain. Tapos bukod pa dun, is may naniningil sa'yo. Ang hirap. Ayoko sana dumating sa point na yon. Pero ito yung totoong nangyayari. Ito yung totoong nangyayari ngayon. And it's only April 15. We still have like 15 days pa para mag-survive. And after 15 days, wala namang assurance na ililift na talaga yung ano eh, yung lockdown. After 15 days ba talaga? Malilift ba talaga yung lockdown? Alam ko naman na yung concern lang naman nila is para sa atin din naman lahat sa ikabubuti ng Pilipinas sa dito, sa Manila. Manila, lalim. Sa kakabuti ng lahat. Pero sobrang naapektuhan na kasi yung negosyo. After nito, wala. Kasi makeup artist, photographer. Walang yes. Event after ng quarantine pa rin. Totoo yan. So, halimbawa man na
malift yung ano, yung lockdown sa katapusan, sa third, ano naman, malift talaga, diba? Hindi naman automatic may trabaho kami agad eh, wala. Siguro, after 1 month pa bago makarecover, at bukod doon, habang naghahanap ka ng kliyente, meron mga humahabol sa'yo, nabayarin. Hindi ko alam kung paano bang diskarte na gagawin namin ngayon. So, guys, have any suggestions, comment nyo lang doon sa baba. Ba sitwasyon nyo dyan? Kayo, ano bang mga ginawa nyo para maging okay? Pero hirap maging okay talaga ngayong panahon na to eh. Lahat yata talaga affected. Sana maging okay na yung lahat. At saka, tungkol nga pala doon sa SAC, kung meron kayong idea kung paano makapag-avail nun, kasi nga, nagpunta na ako sa barangay and sabi, hanapin ko tao to, hindi ko alam kung saan siya hanapin, di ba? Kung ikaw, nanonood ka ngayon at nakatanggap ka ng SAC, please mag-comment ka lang sa baba kung paano mo nakuha to at kung ano-ano pa. Kasi, alam mo, feeling ko, qualified naman ako dun kasi solo parent ako eh. Tapos sabay yung work ko, freelance, makeup artist. Magtulungan tayong lahat and let's stay safe and God bless us all. Thank you so much for watching.